Sports on Air. Umiingay na unti-unti ang pangalan ni Kai Soto at dumadami ng foreign content creators na gumagawa ng video tungkol sa ating pambansang pambato sa pagdating ng 2022 NBA Draft. Tulad nyo din, gusto namin magtagumpay si Kai Soto at sana makapunta siya sa isang team na matutulungan siya palaguin pa ang kanyang laro. Pero saan nga ba bagay na kupunan si Kai? Gumawa kami ng listahan dito sa Sports on Air kung saan tingin namin na pwede umangat ang kanyang laro. Ang listahan na ito ay opinion lamang namin at kung may sarili kayo, share nyo rin sa comment section. Bago natin silipin ang listahan, mag-iwan lang po ng like sa video na ito para makatulong sa algorithm at mag-subscribe na rin kayo kung bago pa lang kayo sa aming page. Kung nasa Facebook naman kayo, push natin ang follow or like button. Back to the video! Sa tangkad ni Kai Soto na 7'2 o sa ibang websites na 7'3, di hamak na sentro ang lalaroy neto dahil nga sa kanyang improved shooting, pwede rin siyang maging stretch 4. Kukunin natin ang mga teams na kulang sa center position at may magandang development program para sa kanilang mga rookies. Sa tingin namin, ang San Antonio Spurs ang isa sa mga pinakamagandang puntahan ni Kai Soto. Pag dinignan mo ang roster ng Spurs, ang pinakasentro na nila ay si Jakob Pertl at pwede kagad magkaroon ng minuto si Kai sa roster bilang backup center. May isang taon pa sa kontrata ang 7'1 na si Pertl at kung maganda ang development ni Kai, baka next season, pwede na siyang maging starter para sa Spurs. Nag-a-average si Pertl ng 12.3 points, 9.8 rebounds at 1.7 blocks per game. Ang maganda pa dito, pwede maging stretch 4 si Kai kasama si Pertl dahil undersized power forward si Keldon Johnson na 6'5 lamang. Pwedeng umurong si Johnson sa 3 habang si Kai naman sa 4. Ang makakalaban niya sa posisyon ay si Zach Collins na 6'11 at tingin naman namin kung tama ang magiging progress ni Kai, malalagpasan niya ito. Nababalitaan nga na interesados ang Spurs na kunin si DeAndre Ayton pero kahit makuha pa nila yan, magandang backup si Kai lalo na pwede siya mag-develop ni Coach Greg Popovich na marunong gumamit ng big man. Sa darating na NBA draft, tatlo ang first round pick ng Spurs at nasa kanila ang 9th overall pick kasama ang 20th at 25th. Sa second round naman, isa lang ang kanilang pick at iyan ang 38th. Pangalawa, ang New York Knicks. Isa sa mga nababalitaan na naghahanap ng center ngayon sa NBA ang New York Knicks dahil nga baka lumipat na ng team si Mitchell Robinson. Pero kahit kunin ito ng Knicks ulit, kulang pa rin sila sa center. Ang makakalaban ni Kai sa posisyon ang injury prone na si Nerlens Noel na may 2 taon pa sa kanyang kontrata at si Obi Toppin na naglalaro sa 4. Kapag napunta si Kai dito, pwede niya kagad mapasok ang rotation ng Knicks at matulungan niya ang team sa loob para lalong makapag-stretch for si Julius Randle. Marami rin Pinoy sa New York City kaya maganda rin mapunta siya rito at makakadagdag siya sa loyal fanbase ng Knicks lalo na mas pinapanood ang Brooklyn Nets sa lugar nila. 2 ang pick ng Knicks sa darating na NBA draft at yan ang 11th overall at ang 42nd overall. Pangatlo, ang Sacramento Kings. Isang magandang landing spot para kay Kai Soto ang Sacramento Kings dahil kulang din sila sa big man. Itong NBA trade deadline, nakuha nila si Domantas Sabonis na mas naglalaro sa 4 sa Indiana Pacers at ang ginagawa nilang power forward ngayon ay si Trey Lyles na kinuha nila mula sa Detroit Pistons. Pag tinignan mo ang depth chart ng Knicks, pwede maging rotation player si Kai para sa team at tingin namin kaya naman niya i-overtake si Damon Jones katagalan pag na-develop. Maganda rin maraming Pinoy sa California at kabilang dyan si Jimmy Alapag na coach ng NBA G League affiliate ng Kings na pwede siyang gabayan. Ang status ng Kings ngayon, nasa kanila ang 4th overall pick at baka i-trade pa nila ito para makakuha ng power forward at 2 ang kanilang second round pick. Pwedeng makuha si Kai sa 37th overall kung di mapapalad sa 49th overall. Pang-apat, ang Detroit Pistons. Ito ang team na di masyadong popular na gawing destinasyon para kay Kai Soto pero sa aming opinion, pwedeng magamit siya sa team na ito. Kamakailan lang nakuha ng Detroit Pistons si Troy Weaver na naging architect ng Oklahoma City Thunder nila Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden.
Mahusay sa scouting si Weaver at kaya niyang pasikatin ang isang koponan na di masyadong pabor na landing spot ng mga NBA players tulad ng Oklahoma City. Pag tinignan mo ang roster ng Pistons, pinakasentro na nila si Isaiah Stewart na may taas na 6'8", habang ang backup na si Kelly Olynyk laging injured siya noong isang taon. Minsan nga ginagawa na lang center si Marvin Bagley pero 4 talagang laro nito. Sa tingin namin, pwede ma-develop si Kai sa Detroit lalo na sa ilalim ni Coach Dwayne Casey na dating humawak sa Toronto Raptors bago kay Coach Nick Nurse. Makakabilang si Kai sa mga batang core of players at kasama niya ang dating first overall pick na si Cade Cunningham at si Sadiq Bey na gumawa ng 50 points noong nakaraang season. Ang status ng Pistons ngayon, pwede nila i-trade si Jeremy Grant at kumuha ng 4 sa 5th overall pick tulad ni Keegan Murray, pero mukhang napupusuan din nila si Jaden Ivey o si Shaedon Sharpe na parehong wing players. Sa second round, hawak ng Pistons ang 46th overall pick ng NBA draft at pwedeng dyan nila kunin si Kai. So hayan, ito ang aming mga opinion kung saan babagay si Kai Soto na NBA teams at saan siya mas magandang ma-develop. Kayo, sa tingin nyo, saan babagay si Kai? Meron ba kayong napupusuan na team na wala sa listahan namin? Comment nyo sa baba at gusto namin gumawa ng isa pang video kung saan fit si Kai sa iba pang NBA teams. Baka gumawa rin kami ng video tungkol sa mga ayaw naming teams na mapuntahan ni Kai Soto. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video, comment nyo na rin. Hanggang sa susunod, ito ang Sports on Air na nagsasabing, stay safe and God bless. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.